Sa checkpoint sa San Fernando City, La Union, naaresto ang wanted na leader umano ng Dragons Group at kamag-anak ng mga Parojinog na si Manuelito Francisco. May arrest warrant si Francisco sa kasong illegal possession of explosives. Base sa investigasyon, co-founder din daw si Manuelito ng Kuratong Baleling Group na dawit sa mga insidente ng robbery, extortion at illegal drugs. Ang warrant na lumabas is illegal possessions of firearms and explosives, kaya wala pong bill ban na recommended. But the operatives and investigator of Samis as well as in Region 1 is digging up also some other cases that might be connected with them. Kasama niyang naaresto ang kanyang misis na si Rizalina na isang konsihal sa Ozamis City at tiyahin nang nasawing si Ozamis Mayor Reynaldo Parojinog Sr. Inaresto rin ang anak na si June Francisco na dating barangay chairman. Nagtago raw ang pamilya Francisco matapos mapatay si Mayor Parojinog sa isang madugong raid noong nakaraang taon. Sa Davao City, nabulabog ang mga residente ng Riverside Santo Niño dahil sa hindi magandang amoy sa kanilang lugar. Nagresulta ito sa pagkahilo at pagsusuka ng 47 residente. Karamihan sa mga biktima, mga bata. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Central 911 at kinordunan ang lugar. Matapos sayurin ang lugar, nakita nila sa isang bahay ang 15 container ng liquid substance na nasa loob ng sako. May isang boteng nabasag, kaya umalingasaw ang amoy nito. Agad itong inilagay sa basurahan at sinelyuhan para hindi na sumingaw ang amoy. Pagmamayari daw ang mga kemikal ng isang regil daya na agad umalis sa lugar. Sinusuri pa ng mga otoridad kung anong uri ng kemikal ang nasa sako. Posible bang may kasong ipapataw sa kanya? Tingnan natin po, kasi of course we have to coordinate with the investigator of the Bureau of Fire para matingnan natin kung sila ba ang magpapail o sa amin ang support lang kami sa kanila. Na-ospital naman ang 19 na residente ng Lake Cebu, South Cotabato matapos hinihinalang ma-food poison sa kinaing bihon. Bata ang karamihan sa mga na-ospital. May dadamay ring buntis. Dala raw ng kamag-anak ng mga biktima ang bihon mula sa pistang dinaluhan nila kahapon ng tanghali. Matapos nila itong kainin, nahilo at sumakit ang tiyan ng mga pasyente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Tiyak hindi naman nawawala sa travel bucket list ng mga bakasyonista ang Siargao Island sa Surigao. Pero bukod pala sa sikat na mga surfing spot sa isla, may iba pa palang mga pasyalang mapupuntahan doon. Kasama na riyan ang Tagkabukawon Beach sa Pilar na may malaasukal na buhangin. Walang entrance fee kaya pwedeng-pwede para sa mga tight on budget. Ilang metro lang sa White Beach, matatagpuan naman ang Taglungnan Cave kung saan makikita ang mga stalactite at stalagmite. May mga naiwan ding buto at gamit ng mga sinaunang nanirahan sa lugar. Kung swak sa budget na pasyalan din lang ang pag-uusapan, di pahuhuli rito ang Inkumhan Falls sa Dimyao, Bohol. Sa halagang 10 piso kasi, ma-e-enjoy na ng mga bakasyonista ang napakalamig na tubig ng Talon. Napaliligiran ng mga puno ang Talon, kaya tsak, natanggal ang inyong bagot sa mainit na panahon. Rida Reyes, GMA News.